Hello. Hello, sir. Hello. Hi. Magandang umaga po sa inyo. You're on air now. Opo. Si Jasmine po ito at saka si Junry. Yes, we hear you fine, sir. Mm-hmm. Ah, okay. So, hindi ko narinig yung boss ko sa TV. Sa TV kayo nakamonitor po. Ganun ba? Hindi po. Sa telepono po kayo magmonitor. Medyo hinaan niyo po yung... sa volume sa TV. Okay, opo. Opo. Delayed po kasi sa TV, sir. Oh, na-delay po ng konti. Opo, malilito po kayo. Na, okay na po, Mr. Guerrero. Hello? Well, Hello? Ano ba yung question na gusto niyo yung tanong sa akin? Unang question po, ano bang reaction niyo dahil yung sinasabing gunman po na si Sandy De Guzman ay nahuli na po ng NBI, ano ho muna ang reaction niyo ron? Well, sa akin, kagaya ni PO2 Angel, si Sandy De Guzman ay isa ring inosente sa mga akusasyon na kagaya ng daughter ko. Mm-hmm. Inosente rin naman lahat sila. Mm-hmm. Oo, paano... ang masasabi ko lang, lahat ng kaso kasi na nagkakaroon ng mga confession, dapat yung confession ay pag-aralan ng mabuti kung paano nasuri yung confession na yon. Mm-hmm. Katulad po sa kaso Because ni... Mm-hmm. May statistics akong tinitingnan kagabi. Mm-hmm. Pag nakita ko doon sa pag tinype ko sa computer yung confession recantation, mm-hmm, sa buong mundo, madaming mga inosenteng tao na pupunta sa kulungan dahil sa mga confession. Kasi ang pinakamabilis na pagsarado ng isang kaso ay pag mag-confess. Mm. Pero para makuha mo yung confession, madaming bagay na pwedeng mangyari. May coercion. Mm. Kaya yung mga confession, dapat maingat na maingat na sinusuri ng hustisya kung nakuha yon sa tamang paraan. Ang binabanggit nyo, Mr. Guerrero, yung sa confession po ni PO2 Angel? Angel. Ganun po. Oho. Kasi yun lang naman ang ebidensya ang nakadawit. Nang dawit. Oho. Faced this crime in pandemic. Oh. Mm-hmm. So it's only the confession. Kailangan kasi normal cases, hard evidence is what is supposed to be the whole thing that Mr. Guerrero, na-encounter ko po sa isang storya no isang araw na ang description nyo sa pagpatay kay Enzo is random killing. Paano ho nyo nasabi yun? Random killing ho yung pagpatay kay Enzo? Alam mo kasi, napalitaan ko rin yung random killing ngayon. Nung kasi nung nangyari yung kay Enzo, napalitaan ko rin doon sa lugar na nangyari yung pagpatay kay Enzo, meron ding mga kasong na may namaril doon. Oho. Doon sa lugar na yon. Mm-hmm. Opo. Kaya hindi ko naman sinasabi ko, baka naman random killing. Pero si Dahlia po ba ay kailan yung huling nakausap? Well, si Dahlia nakausap ko last week na. Sabi ko na kay Jasmine Romero. Mm. Pero sa ngayon, hindi ko pa nakakausap. Kasi ang sabi po kasi ng NBI, tukoy na po nila yung kinaroroonan po ni Dahlia. Yung hindi ko naman alam kung nasaan siya. Oo. Pero sinasabi nila, yung mga ganon, hindi ko rin masasagot yun. Hindi ko rin masasagot yung mga nakikita ko. Isa na lang po siguro sa end ko. Mr. Guerrero, bakit po hindi lumalabas si Dahlia po? Oh. Well, kasi unang-una, yung mga akusasyon sa kanya, nakikita naman nating walang basihan. Yung confession,
as I said, yung mga kasong ano na nasasarahan dahil sa confession ay hindi dapat pansinin kaagad kasi yung mga ganyang kaso, pwedeng nakuha nila yung confession na yan dahil sa coercion. Dapat kasi bibigyan nila ng magaling na investigasyon yung confession which hindi naman nila ginawa, hindi naman ginawa ng DOJ, hindi naman ginawa ng pulis. Basta gumawa lang sila ng confession na sinabi nilang ginawa ni PO2 Angel, siyempre, malaking dududahan yon. Kasi maski sa ang bansa na nakita ko madaming mga taong inosente na pupunta sa kulungan kasi wala namang kasalanan dahil lang nasabi nila sa confession. Kasi pag na-interrogate ka dyan sa confess para mag-confess, hindi biro yon sa tingin ko kasi may mga nababasa akong system of interrogation na hindi mo na alam kung ano yung sinasabi mo eh. Oh, last na lang po, Mr. Guerrero. Si Dahlia po ay sinabi ba niya sa inyo na talagang inosente po siya? Siyempre, yun ang pagkaalam ko. Kasi ako, naniniwala ako sa sinasabi sa akin ng anak ko. Saka, alam ko naman yung anak ko eh. Meaning, maliwanag sa akin yung kung ano yung kakayanan namin, ano yung dapat naming gawin, eh, sa tingin ko naman, yung anak ko, hindi niya ako ilalagay sa lugar na ganito. Alam naman niya ang buhay namin ay makapamilya. Salamat po sa oras niyo, Mr. Saber Guerrero, at least naibigay yun sa inyo. Dahil matagal din naman ho kayong kumbaga hinahanap din po ng media, opo. Well, maraming salamat din sa inyo, Junrey Hidalgo at Jasmine Romero. Salamat, sir. We hope to talk with you soon. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you.